Hindi ko maintindihan, no? Kung bakit hinihingan kayo ng activation key or ng serial number para sa Da Vinci Resolve, no? Eh free nga eh. O, i-roll muna natin tong bagong intro ni Ryan Odensal na. Parm kong pro. Hey, what's up guys? This is John Ryan. Hindi po ito si Ryan Odensal. Sa mga bagong dating, sa mga bagong nanonood, hindi po ako si Ryan Odensal. Ako po si John Ryan. Ang isang katauhan, siguro, ni Ryan Odensal. Medyo masungit po ako, no? Disclaimer lang. Si Ryan Odensal, medyo mabait yun eh. Pero ako, nagiinit ang ulo ko sa mga taong ito. Nung nakaraang taon, nag-upload si Ryan Odensal ng free, the best free editing software na ang DaVinci Resolve. No? Pinakita niya doon kung paano mo i-download at i-install sa computer mo yung free DaVinci Resolve. Itong mga nagko-comment, no? May mga nagsasabing kailangan daw, no, ng activation key or ng serial number. At dito sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung kung ano ba talaga. No. Ang hula ko, no, ay itong mga taong ito ay hindi lubusang nanonood ng full video. Ito yung mga taong ikiklik lang yung video, pag nagplay na, i-skip-skip na nila. Ikaw yon, ikaw. No, ikaw, isa ka, no, sa mga nagtanong bakit kailangan ng activation key. Ibig sabihin, di mo pinanood ng buo. Yan, mahilig kayo sa ganyan eh. Nanonood kayo ng mga Indiano na tutorial. Tapos pupuntahan nyo lang yung kailangan nyo lang. Tapos alis na, hindi na magsusubscribe, hindi na magla-like, hindi na magko-comment, di man lang mag-thank you, diba? O, ikaw, nanood ka na nga, hingan mo pa ako ng activation ko. Manood ka kasi ng buo, no? Sakit nyo sa betlog. Oh, ito, pakita ko sa inyo. This is the updated version ng ginawa ni Ryan Odensal. No? Una, punta kayo sa computer nyo. No? Tapos punta nyo yung website. Para malaman nyo kung anong website yan o may link man, nandyan sa description. Ayan, pupunta ako sa Blackmagic. Mali pa yung spelling. Design. Resolve, 18. Opo. Ito, i-click nyo ito. Ito, free download now. Ayan ha. O ngayon, papipiliin kayo. Ano ba gamit nyo? Windows or Mac? No, ang gamit ko ay laptop, MacBook Air M1. Okay, laptop po ito. Hindi po ito ang gamit ko. Itong PC, hindi po. Yung laptop ko lang po ang gamit ko. Ano? So, Mac OS X ang pipiliin ko. Ayan. Ngayon, pupunta kayo sa page na to. O, may mga nagsasabi na bakit kailangan pa mag-register? Eh malamang! Free na nga to, ang tamad mo pang mag-register. Ha? Magre-register ka lang eh. Hindi mo alam ang first name mo? Oh, Ryan John. Oh, Odensal. Hindi mo alam yon kung ano yung first name at last name mo? Company, wala kang company, mag-invento ka. Attic PH. Diba? Oh, Ryan Odensal. Yung phone mo, o yan, may naka-ready na para sa akin. Country, Philippines, malamang. Eh, depende kung nasaan ka, syempre. O yan, street, meron na. Kainta, city. O, state, syempre, wala. Diba? O, dilagay mo Rizal. O, tapos yung zip code mo. Kung ano yung zip code mo, malamang. Alam nga namang gayahin mo itong mga nilagay ko dito. Diba? Pagkatapos mo ng fill upan yan, ha? O, product information, DaVinci Resolve. Pagtapos mo fill upan yan, edi register and download. O, if your download does not start automatically, which is lagi namang nangyayari na nada-download naman agad siya, i-click mo to. Kung hindi nag-start ng... Po. Diyos ko po. Ayan, nagda-download na. Eh kaya lang, dinownload ko na to kanina para hindi na tayo maghintay. Diba? O, ayaw kitang paghintayin kasi nakakabuisit ka. O, nandito na yan eh. Eto na yan, oh. Oh. Downloads. Oh. I-unzip mo siya. Ito na, step by step na to, ha. Oh. Oh, eto na siya. I-install mo ngayon. Oh, install Resolve 18.5. 0.5. Oh, di-install mo.
double click. Tapos may ganitong window. Oh, continue. Nasa sa iyan kung babasahin mo lahat 'yan. Continue. Continue. Agree. Oh, installation type. Depende kung saan mo gustong install. Kung naka-Windows ka, pwede sa C drive mo, pwede sa D drive mo. Eh, since Macintosh HD lang ang meron dito sa MacBook Air ko, edi install. O, ngayon, yung password mo. O, di lagay mo yung password mo dyan. Ayun na, nag-i-install na. Ngayon, tingnan natin kung maghanap ng activation key to or ng serial number. Tingnan natin, ha? Ayan, ha, writing files. O, pabibilisin ko na lang to para hindi ka na maghintay. Ayan na. O, narinig nyo yun. Ibig sabihin, the installation was successful. O, i-close ko ngayon to. O, nasa sa'yo yan kung i-keep mo or i-move mo sa trash. Ayan, nabubululbul pa. Eh ako, ayoko ng, di move to trash ko na. Ngayon, nahanapin ko sa applications folder. O, depende kung saan mo in-install. DaVinci Resolve. I-click ko ngayon to. Ngayon, tingnan natin kung maghahanap ng activation key. Hmm? Sarap. Nako. Ayan, 18.5 na kasi sila ngayon, no? So, ayan na. Nag-i-startup na siya. Oh, nasa na activation key? Ayan, no? Nag-load na yung mga dati kong project. Ayan, si Glyza De Castro. May Rucha ko, may Bel Mariano. Oh. Ha? Nasa na activation key? Bira ka, oh. Oh. Ayan na. Oh, DaVinci Resolve. About DaVinci Resolve. Ayan. Urig yan. Hindi yan crack. Okay? Free yan. Ibig sabihin, pag dinownload mo to, kahit maging DaVinci Resolve 28 yan or 49, hindi mo na kailangan na activation key. Update ka lang na update. Okay? Asa na activation key? Ha? Hindi ka kasi nanonood ng buo. Yun lang yun. Ayun na, mag-edit ka na dyan. Sarap mong... Ayun na, free ho yan. Free, wala akong binayaran. Wala naman kayo nakitang credit card, di ba? Gcash, wala din. Ganun din ho sa Windows. Wala rin kayong hahanapan ng activation key. O ngayon, sagutin ko yung mga tanong nyo, yung mga comment nyo dyan sa video ni Ryan. Ha? Kuya, ano po ang recommended specs ng computer or Mac para sa studio installation ng DaVinci? Currently, I'm using Mac with 8GB lang po. Studio version, meaning siguro ito yung paid version. This is not a free version. Pero for the studio version, syempre, una sa lahat, kung mag-e-edit ka, I recommend you updating to the latest OS ng inyong mga computer. Like Catalina, yun na siguro yung pinaka luma sa Macintosh. At ngayon, ang gamit ko ay Ventura. So, ang minimum requirement ng Mac version, no, for the OS is Mac OS Catalina 10.15 Catalina. Ang RAM is minimum of 8GB. So yes, gagana po yung 8GB na RAM nyo. Yun po ang minimum. Ngayon, kung di ho gumagana sa iba sa inyo, dahil 6GB lang ang RAM, o mas mababa pa sa 8, eh yun po ang problema. I-flash ko na lang sa screen kung ano nga ba yung mga recommended minimum and recommended requirements para sa DaVinci Resolve. Ano po ang differences ng free version at paid version o studio version? Ang free version basically ay hindi mag-o-optimize sa inyong mga computers. Kung may mabilis kang computer, I recommend you using the paid version or the studio version kasi mas ma-optimize niya yung specs ng computer mo. Ngayon, kung hindi mo naman kailangan ng paid version at wala kang pambili dahil mahirap ka lang, okay na yung free version. Pero depende pa rin yung sa ine-edit mo. Kung nag-e-edit ka ng DSLR lang or ng cellphone videos, okay na po yung free. Kung mirrorless at mga cinema camera, syempre studio version is the best. Next question, sa free version po ba, may watermark po ba? Wala po. Wala pong watermark ang DaVinci Resolve. Mapa-free o mapa-studio? Wala pong watermark. Wala. Walang watermark. O walang logo. Pagka nag-export ka na, walang logo. Wala po. Paano po yung ilalagay sa company? Lagay mo Jollibee, no? Mag-imbento ka. Next question, magagamit po ba siya kahit offline or walang internet? Siguro yun ang meaning niya, no? Ibig niya sabihin. Yes, madalas nag-SDE ako gamit itong MacBook Air ko, DaVinci Resolve. Wala po akong internet, nagagamit ko po siya. So pwede po ang offline. Pwede po ba ito sa mababang specs lang ng laptop tulad ng Acer? Acer yan. Di porket Acer mababa na yung
Specs. Ayaw mag-pick ng country. Hindi ko alam ba't na po nangyayari yun. Malamang hindi po nakasync ang inyong location sa inyong computer kung nasan po kayo. Hindi po alam ng computer or ng internet nyo kung nasan kayo. I-figure out nyo po muna yun. Kasi ako, alam ng computer ko nasan siya. Kaya Matic Philippines agad. Unlimited use po ba yan DaVinci Free? Yes, unlimited. Parang Wings 88. Unlimited. Chicken wings. 202, start ng tutorial haba ng intro. Eh po. Pero ano to? Kupo. Mga ganyang comment. Hindi nila na-appreciate yung hard work ng mga content creator. Hindi nila na-appreciate. Masubukan ko nga yan. Sige, subukan mo. Obosin mo lahat. Pwede po ba siya sa laptop? Laptop. Hindi lang to hindi nanood ng buo. Siguro nakatakip yung kamay niya habang nanonood siya. Kaya hindi niya nakikita na laptop yung ginagamit. Walang marunong mag-edit sa amin tuwing groupings, kaya nag-aaral na lang ako mag-edit. Pwede po ba ito sa Android? Sinong Android yan? 18? Android phone? Hindi po. Hindi po pwede sa Android. Sige po. Pwede siguro sa Windows. Computer. Hindi po pwede sa phone. Though, may DaVinci Resolve din po sa iPad, which is not an Android. Lakas maka Peter Makinon, ha? Ito, nasagot na ni Ryan to eh. Sa mga story niya. Nagbura nga to ng comments eh. Baka nainis. Mali po spelling nung beginning. Hindi niya alam yung meme, no? Na in the beginning. Ito yan. Ito yung video na yan. In the beginning. Bakit nahingi ng activation code? Kala ko free. Akala ko papanoorin mo ng buo to. Yun lang. Kung gusto niyo malaman ang rason ni Ryan, bakit gusto niya yung DaVinci Resolve na yan, eh panoorin mo dito. Ang main lesson sa video na to, no, manood kayo ng buo. I-appreciate nyo yung hard work ng content creator. Humihingi na nga lang kayo ng tulong kung saan makaka-download ng free video editing software. Hindi nyo papapanoorin ng buo. Abe, ang kakapal naman ng mga apog nyo. Follow instructions, watch the full video, like and subscribe, comment, say thanks. Di ba? Mahirap ba? Mahirap ba yun? Now, if you like this video, please give it a thumbs up. Subscribe if you haven't already and click that bell as well. Once again, this has been John Ryan. Thank you so much for being here and see you in the next video. Ikaw. Sarap mong kutusan.